Well, hello guys! Magandang gabi po sa inyo lahat. Si Rinel Banda to ng Buhay sa Cruise Ship. Ngayong gabi po ay may bisita po tayo. Fresh na fresh. Galing po ng barko, no? From Seabourn, Ovation. So, isa po ito sa six-star cruise line na tinatawag. Actually, nagtagpo ang The World at ang Seabourn. Magkasama kami, no? Na nagtagpo sa isang puerto. So, nakita ko na ang ganda ng Seabourn. Eto ka ang bisita po natin tonight ay galing po siya no sa Bellboy no Bellboy siya sa Caliraya at nagkaroon siya ng trabaho ngayon dito sa barko. So antayin lang po nating makabalik, mukhang nawala po yung kanyang linya no. Napakaganda po yung kanyang kwento kasi biruin niyo naging bellboy siya sa Caliraya no. Ito bumabalik po siya. Naging bellboy po siya sa Caliraya, doon sa resort, ha? Doon sa malapit doon sa Laguna, doon sa Lumban, Laguna. Meron po doon resort, yung nasa ibabaw yung lake. Doon po siya nagtrabaho. So isang kilalang resort po yon sa Caliraya. So nagtrabaho siya ng bellboy ron. And then after that, nag-apply po siya sa barko. Kaya yun po yung ating... ibabahagi no sa gabing ito. Pero unfortunately, wala po siya ngayon, no? Sandali, nawala po siya. All right, check lang muna natin. Good evening muna kay Mark Ednel Tapala, no? Good evening sa iyo. So wait lang po natin yung ating bisita, mga nawala. Good evening din kay John Christopher Reyes Castro. Sir, sana po matulungan niyo din po akong makasampa, sir. 2 years na po akong graduate, sir. Hanggang ngayon, naghahanap pa po. Sana po, sir, mapansin mo ang comment ko. Napansin ko yung comment mo. So, habang iniintay natin yung ating bisita for today, actually, kanina, nandito na, si Ronel. Si Ronel, na ito, auditor sa Seabourn. E, sasagutin ko muna itong katanungan no, ni John Christopher. So, nagpapatulong siya. So, 2 years na po siyang graduate. No, graduate na raw siya, 2 years. So, kung 2 years na siyang graduate, so ibig sabihin nun, guys, is batang-bata pa siya. So, malaki pa ang chance mo dyan, no, na makahanap pa ng working experience dito sa land base. Alright, nagbabalik po ang ating bisita. Sana po, medyo malakas po ang ating connection, no? Hello, Ronel. Si Ronel Samonte po ay nakasalukuyang nagbabakasyon ngayon, no? Pero mukhang mahina po ang ating signal, hindi po natin siya makausap. Sana masubukan ulit ni Ronel. And good evening din, no, kay Lancy Katindig, okay? Kay Rionic Guevara, kay Lucella Lucehil Cole, yan, good evening din sa iyo. Ayan, sabi ni Charlene Robia, sana matulungan niyo po ako, gusto niya ring makasampa. So lahat tayo talaga nangangarap makasampa, no? Sana mapagbigyan talaga tayo ng pagkakataon. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo, yung binibigay ko sa inyong tip, pati yung mga mentors natin, na importante yung working experience, no? Kahit papaano, dito sa land base, kung sakali. Hello, Ronel. Kung naririnig mo ako, Ronel, ayan. Kasama natin si Ronel. Kamusta na ang iyong connection, Ronel? Hello, Ronel. Halos kapangalan ko pa pala si Ronel, no? Ronel. Ayan. Ronel, kamusta, Ronel? Hello, Ronel. Ayan, sir. Ayan, naririnig ayon, sir. Ko ako. Ayun, sir. Maligayang pagbabalik sa akin. Okay, maligayang pagbabalik kay Ronel. Ayan. Sir, pasensya na, nalaglag. Hindi, okay lang. Magsimula tayo, Ronel, dun sa experience mo, no? Na, alam mo, kagulat-gulat eh. Wala kang experience sa night auditor, no? Tapos, bellboy ka pa dati dito sa Caliraya. So, ikwento mo sa amin, dito sa ating mga viewers dito, kung paano ka nag-apply ng barko kahit na bellboy yung pinanggalingan mo dyan sa Caliraya. Paano ka nagsimula? Bali, ano sir eh, nung nag-decide ako na umalis doon as bellboy,
sabi ko, nasasayang yung panahon nung Siemens book ko na kinuha ko after graduation ko nung 2006 dun sa BSH HRM. Tapos sabi ko, siguro it's about time na para makasampa naman ako sa barko. So marami akong in-applyan talaga, as in parang nalibot ko yung buong Maynila na lahat ng cruising industry o mapatanker or kahit inter-island. So talagang as in wala talaga, hindi ako mapaswerte ng apply. Sabi ko, paano ba to? Ano bang gagawin ko? So, ang ginawa ko is tumigil muna ulit ako ng pag-apply. So, nag-apply naman ako sa isang motorcycle dealer. Okay. Diyan dito lang din sa Laguna. Mm-hmm. Siguro mga 3 years ako doon. 2 years or 3 years. Uh-huh. And then, sabi ko, naisip ko na naman yung Siemens book ko noon, sir. Sabi ko, parang 2 years na lang, mapapasuna. Mapapasuna yung Siemens book ko. So, sabi nung misis ko, subukan ko na daw ulit mag-apply. So, ayun, nag-apply ako kasi yung bayo ko is natanggap na sa Singa din. So, nag-apply din ako doon. So, pagka-apply ko naman is nagtuloy-tuloy naman yung process. Na-interview ako, nag-exam ako, tapos nag-housekeeping training ako doon sa Singa, then galley training din. Though sariling gastos mo naman yun, pero okay lang. Kasi once na nakapag-start ka na as nag-housekeeping training ka na at galley training ka na sa Singa, is malaki na yung chance na matanggap ka na. Then after ano yung housekeeping training diyan sa Singa? Kasi parang ngayon ko lang narinig yan. So, saan ka nagte-training? Sa Singa mismo? Sa agency? Sa agency mismo, sir. Meron silang facility doon na sa housekeeping. Meron silang isang facility doon na for makakapag-beddings ka, kung paano yung process ng pagbe-beddings mo. Ayun. Mm-hmm. Tapos sa galley training naman, meron din silang isang facility doon na parang style galley talaga siya, na doon mo makikita yung kung paano magluto, mag-prepare ng pagkain. Parang sa barko din. So para pa lang sa magsaysay din, no? Magsaysay agency. Meron din silang ganitong mga training no? Okay, sige, patuloy ka ulit. At least naliwalagan na ako about that diyan sa Singa. So ayun, then, sir, after nung training ko na 'yon, nung housekeeping tsaka galley, yun na, nagsimula na yung USB sa kana hanggang tong date appointment na. So yun, nung appointment ko na ng USB sa, as in talagang kinakabahan ako kasi akala ko hindi ko siya maipapasa kasi appearance ka, naka-necktie ka pa, long sleeve ka. Tapos ayun, pagbukas naman ng window sa embassy, tinanong lang kung saan ako huling nagtrabaho, anong position. Tapos, ayun na, hindi na ako tinanong kung about sa solas or sa kung ano yung magiging trabaho sa barko. Wala lang, pagkasabi ko lang kung saan ako dati nagtrabaho, sabi lang sa akin, okay, your visa is approved. Hintayin na lang na ma-deliver sa agency. So, nung time na yon is talagang sabi ko, tuloy-tuloy na. Oo. Ayun. After nun, ayun na, nag-OJT pa kami sa Singa, sir. Parang utility, parang ano kami runner, ganyan. Bibili mo ng pagkain ng mga staff, tapos Ano yung una mong trabaho ngayon sa barko? Ano yung una mong naging trabaho? Sa barko? First contract mo sa barko? Sige, sir. First contract ko sa barko, that was April 17, 2011. Tandang-tanda ako pa yun. Mm-hmm. Housekeeping utility ako noon sa Seaborn Pride. Okay. Housekeeping utility. So, pagsampa ko noon is siguro mga 3 days pa lang sa laki ng nililinis ko. Hindi naman kalakihan yung barko, pero dalawa kaming panggabi. So, sa dalawang panggabi na yon, hahatiin yung part ng yung aft tsaka yung forward part. Forward. Yung forward part, doon yun, hati yun sa isang panggabi. Yung aft is doon din sa akin. So, napunta sa akin is forward, which is the spa, tapos observation lounge, kung ano man tawag doon sa ibang barko.
na ang sinasagupa ko pa is puro alon sa gabi na nasa forward ako, which to think na first timer ako sa barko. Oo. So talagang gabi-gabi ang sakit ng ulo ko. Sobra. pero sabi ko nga nun, after 3 days, tumawag ako sa asawa ko. Sabi ko parang gusto ko na umuwi kasi ang hirap pala ng trabaho dito. Sabi na sa akin ng thesis ko, sabi niya, ikaw, pero kasi nandiyan ka na, sayang. Mm. Tsaka ang tagal mong pinangarap yan. Hindi pa ako member ng Buhay sa Cruise Ship noong 2011. Talagang, ilang sabi lang sa akin ng thesis ko, sayang kasi nandiyan ka na. So ituloy mo. So ang inisip ko na lang is yung family ko, yung isang anak ko pa noon, para ituloy yung trabaho. So, awa naman ng Diyos na natapos ko naman yung unang kontrata ko as housekeeping utility. Pero hirap, pero okay lang, sulit naman. Pero kita mo ha, ito, may share lang natin dito sa mga ating mga viewers, no? Sa first timer talaga, dumarating talaga yung punto na ganyan, di ba? Yung gusto mo nang umuwi, di ba? Ako kasi naranasan ko yan eh. Yung gusto ko nang makauwi dahil sa unang kontrata ko, bugbog na bugbog ako. Wala akong halos tulog, no? Nandun din ako sa assistant waiter ako noon. So parang busboy tayo. Lahat ng trabaho nasa iyo. So inabot ko rin 'yan. So ganun ka rin pala, no? First time mo, ganun. Sobra, sir. Sobra as in. Nabigla ako sa laki ng nililinis ko. Hindi ako naglilinis ng ganung kalaking area dati. Sariling bahay hindi ko malinis noon. Pagdating ko sa barko, linisin ko spa. Observation lounge, yung ipapalish ko pa yung staircase, yung braso nun, papalish ko yun. Maging parang makintab siya paggising ng mga pasayar sa mga. Then, magbabacuum ka pa ng staircase from deck 8 to deck 3. Forward part na maalon pa. Sobra. Eto, Ronel, dito sa ating mga viewers, pakisabi naman sa kanila kung ano ba yung seaborne. Kasi, di ba, actually, hindi nila alam itong ganitong barko. Para sa akin kasi, ang seaborne, di ba, six-star cruise ship yan? Six-star, sir. Six-star cruise ship. Tama po. So, pakisabi kung ano ba, ano itong expectation ng mga ibang nagtatrabaho sa other cruise ship dito sa seaborne. Diba? Anong comparison yan? Oo. Comparison is medyo maliit siya kumpara dun sa RCCL, MCL, Cunard. Pero, yung working environment is napakaganda. As in, siguro, sa akin, on my side, masasabi ko na okay kasi hindi ganun kalakihan yung barko, then everyday makikita kayo ng mga crew, makikilala mo sila. Tsaka yung pakisamahan sa seaborne is maganda. Although alam ko naman doon sa ibang company, okay din naman yung samahan doon. Pero para sa akin, seaborne. Kasi seaborne lang talaga yung barko simula nung 2011. Up to now, seaborne pa rin ako ngayon. Pero masasabi ko, seaborne, napakaganda ng seaborne. Okay. Alright, Ronel, siguro bago tayo mag-continue sa ating usapan, sagutin muna natin yung mga ilang katanungan ng ating mga members dito para naman na ma-engage tayo dito sa ating mga members, no? Sagutin itong katanungan ni John Christopher Reyes Castro. Pakibasa, Ronel. Ito, galing kay John Christopher. Sabi niya, galing po akong fishing vessel, sir, pero hindi po kaya ang ugali ng official, sir. Kaya po, nag-decide po kaming umuwi ng mga kasama ko. Too bad. Iba yung official. So, iba yung ugali. Bali, hindi pala ito katanungan. Na nag-express lang siya ng kanyang nararamdaman, no? Dun sa, tsaka yung experience niya dun sa fishing vessel niya. Oo, grabe pala ang mga ugali ng official. Sana hindi Pilipino yung official na yan, no? Ibang lahi na lang sana. Oo nga eh. Pero kung Pinoy, naku. Kung ibang lahi maintindihan mo, pag Pinoy pa parang... Oo. Ang hirap ng parang sarili mo, kapwa mahirap mo, tapos ganun pa yung ugaling papakita mo sa kanila. Okay. Alright, ito naman, try natin sagutin yung katanungan naman ni Suzette. Alam nyo, ito guys, no, yung mga nagtatanong dito, parang in general na rin eh, di ba? Marami tayong natututunan sa mga katanungan para
kaya nasasagot naman natin. So, ito, katulad ni Suset, tignan natin. Ayan, pakibasa ulit, Ronel. Okay, sige. Galing kay Suset. Good evening po. Sir, ask ko lang if domestic helper ang experience, pwede po ba mag-apply sa barko or need talaga ng experience sa hotel? Thanks po and God bless you. Ano? Sa akin, sir, siguro domestic helper. Hindi ko rin sure. Kasi mostly kasi ang hinahanap sa mga cruising industry is hotel experience. Eh. Pero ikaw, sir, ano bang sagot mo dyan? Sa akin naman, based on ang mga opinion naman natin nito, eh, no? Kasi matagal na rin tayo nagbabarko. Mm. Ikaw, 10 years ka na nagbarko. Ako, 11 years. So, dun sa experience ko is... Isa domestic helper, parang wala pa ako nababalitaan na nakakapasok niyan. Kasi iba yung trabaho niya, eh, di ba? Parang, at saka hindi ko alam kung nagbibigay niya ng certificate of employment. At saka usually, kahit naman hindi ka sa hotel makapagtrabaho siguro, alimbawa, meron din mga nagtatrabaho sa hospital, no? Ayun, nakakapasok rin yun. So, I'm not sure about sa domestic helper, no, Suset. Pero mukhang stepping stone mo yan para makakuha ka ng trabaho para sa hotel. Di ba? Kasi may experience ka as domestic helper. So, ibig sabihin, meron kang experience sa mga housekeeping. So, try mong i-upgrade yung working experience mo. Parang ganun sa akin, no? Alright. Tingnan natin itong katanungan naman ni Chris Len J. Yan. Ako naman muna magbabasa. Good evening po, Sir Rinel. Paano po ba makapagbarko? Apply sana ako lifeguard, full guards, whose 4 years experience sana mapansin po. Well, Chris, Len, no, meron tayong na-interview dyan about no, na-interview na mentor natin na nagtatrabaho no, as a lifeguard, full guard. No, may opening din tayo dati. No, dati. Hindi ko lang alam ngayon na sa UPL, United Philippine Lines, pakihanap si Sir Jeremy, or magpasa kayo ng resume. So, nandyan po, pwede po kayo mag-apply. Or sa rclctrack.com, no? Sa RCCL. So, karamihan naman ng barko is maraming lifeguard, no? At marami rin mga Pilipino na nagtatrabaho sa pagiging lifeguard. Alright, moving on tayo, no? Sa ating kwentuhan ni kay Ronel Samonte, no? Na taga Laguna at kasalukuyang nagbabakasyon. So, fresh na fresh galing from Seaborn. So, ayun. Yes. From Bellboy sa Pilipinas. So, nag-apply ka, natanggap ka sa Singa, at ang una mong trabaho is housekeeping utility. Ano na ang sunod nun sa mga susunod na kontrata? Bale, ano yun, sir? Eh? Siguro naka-pito or anim na kong kontrata sa housekeeping utility. Okay, then, yung okay. Seaborn Pride is nabenta 2014. Nalipat ako, na-transfer ako sa Seaborn Odyssey. So, siguro, naka 2 years pa ako sa Seaborn Odyssey sa housekeeping utility. 2016, yun yung last contract ko as housekeeping utility. Pero bago ako bumaba ng barko, nag-decide na ako, nag-isip na ako, na sabi ko parang hindi na healthy yung nangyayari sa akin. Parang hindi na magyayari sa akin as housekeeping utility. Kasi, matanda na ako eh. Yung likod ko sumasakit na pag nagbabagay kami. Oh, yes. Tapos, as in, sabi ko parang tumatanda na ako. Parang kailangan ko sigurong mag-isip, mag-move up or mag-step up sa ibang position. So, nag-decide ako. Nag-fill up ako ng form. Nag-fill up lang talaga ako ng form sa barko. Ah. Okay. Hindi ako nag-apply sa PS. On board ako nag-license. As FNB, Food and Beverage Administrator. Pero ngayon ay printer na ang tawag sa amin. So, ayun, natanggap naman ako. Nung umuwi ako noong 2016, tinawagan ako ni Singa, mga December yata yun, 2016. Tinawagan ako ng coordinator ko. Tinanong niya ako, oy, nag-apply ka pala as F&B admin, Food and Beverage Administrator. Sabi ko, yes po ma'am, ano pong balita? Sabi niya, pinapasampa ka sa Seaborn Encore. So, nung time na yun, paano ako? Parang lumutang ako. Sabi ko, parang paano nangyari? Kasi nag-fill up pa lang ako ng form, nag-apply pa lang ako.
So hindi ako nag-cross training. Actually pinupush ako nung chief purser namin doon sa Seaborn Odyssey na mag-cross train ako as FNB admin. So nung time na yon is cabin steward ako, officer's cabin steward. So hindi ko maisip na hindi ako makahanap ng time para makapag-sit in doon sa nakaupong FNB admin. So hanggang sa makauwi ako, wala talaga akong training. So nagulat talaga ako nung tinawagan ako ng Singa na pinapasan pa ako sa Seaborn Encore. 2017, January. Umalis ako. Sumampa ako Seaborn Encore as FNB. So ayun, panibagong umpisa na naman yun. Yung time na yun. So yun. and then after tapos, that... ayun. Paano ka na nakalipat as a night auditor? So, FNB admin or dating printer, tapos so, nalipat ka na. Bale, napos ko sa Seaborn Encore, August 2017, as FNB admin. And then, nag-vacation ako for 2 months, November 2017, mamanan ako ng Seaborn as FNB admin. Doon nalitan yung pangalan na Food and Beverage Administrator to printer. So, ayun, natapos na yung umuwi ako. Kasi Seaborn Ovation, yung pinanggalingan kong barko, 2018, nag-startup naman ako doon at printer. Okay, doon ako nagsimulang mag-cross-train as night auditor sa kontratang yun. From March till December. From December 2018, ayun, bago ko magpapo December, pinromote as night auditor. So, nagtuloy-tuloy yung blessing sa akin from 2017 to 2018. Up to now, eto. Andito ako ngayon. Grabe, no? Grabe yung opportunity na binibigay ng mga barko para sa atin, no? Lalo na pag masikap ka talaga, no? Katulad mo, hindi mo inaasahan, di ba? Wala kang kaalam-alam dyan sa pagiging night auditor, tapos naging night auditor ka. Talaga. At malamang malaki na ang sinasahod mo dahil sa pagiging... Wala, sir. Sabi ko nga sa iyo kanina. wish ko lang, sir, sana nga malaki. Pero hopefully, lumaki. So, parang sapat lang para mairawas yung bang. Pero kumpara naman dito, di ba dati, nag-a-upgrade, di ba, yung sahod mo? Kumpara dati na housekeeping utility ka, tapos naging printer, eh malamang siguro, kaya sa promotion mo, mas malaki ng konti yung sinahod mo, di ba? Oo. Lumaki naman kumpara dun sa dati kong position. Anong maibibigay mo na bless and payo thankful sa mga opportunities na binigay ni Seaborn sa akin? Kaya nga. Anong maibibigay mo na payo doon sa ating mga viewers at saka listeners ng Buhay sa Cruise Ship? Yung mga aspiring seafarers diyan na gusto mag-apply, no? Maging katulad mo, no? Na nabago yung position, nabago yung trabaho. So, anong masasabi mo sa kanila? Ayun, sa lahat ng members, aspirant ng Buhay Cruise Ship. So, basta huwag tayo mawala ng pag-asa kasi hindi man ito ibigay sa inyo kaagad ni Lord na sa itaas. Darating at darating din sa inyo yung time. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako, gaya ko, ang dami kong pinagdaanan pero hindi ako sumuko. So, ito ko ngayon, hanggang ngayon, nakasampa. Then, another opportunity is, ito, makakapag-start na naman ako ng bago namin barko, which is Seaborn Venture. So, tuloy lang ang pangarap, tsaka tiwala lang sa nasa itaas. Okay, maraming salamat, Ronel, at mukhang nasakyan mo na lahat ng Seaborn, ha? Seaborn. No. Ayan. Hello, Ronel? Ayan, guys, medyo nawawala na po ata si Ronel, ha? Ayan. All right. Ayun, hello, siguro bago oh, medyo nawawala ka na. Pero at least
nalaman na natin 'no yung istorya mo kung paano ka nagsimula at nag-end up 'no diyan sa pagiging night auditor 'no. And malaking tulong iyon yung kwento mo para dun sa mga aspirants 'no. At saka yung mga dati yung mga nagbabarko na ngayon na gustong ma-promote din balang araw. So nakakuha na sila ng idea 'no. Siguro bago tayo magtapos, sagutin muna natin yung mga ilang katanungan pa ng ating mga members. Try natin to si Sharon, may katanungan si Sharon. Pakibasa nga ulit, Ronel. Ayan. So okay, so guys, sige. Ito, from sige. Sharon. Mga sir, ask ko lang if may chance ba ma-hire na naputol ang experience ko hanggang OJT lang sa 4-star hotel. Housekeeping, room attendant, 100 hours lang kasi nakabutan ng pandemic at NC2 din ako sa housekeeping. So OJT pala siya. Okay. So sige, sagutin natin 'to, no? Ronel, total medyo nalolos connection ka, Ronel. Ako na muna ang sasagot dito kay Sharon. So, may chance pa bang ma-hire? Naputol yung experience niya hanggang yung OJT niya sa 4-star hotel. So, ganito, kung naputol OJT na yung pala experience siya, mo, yung pag-OJT mo, no, sa 4-star, eh try mo na ulit mag-apply kasi meron ka ng working experience as OJT. So, yung gamitin mo yung pagka-OJT mo at mag-apply ka ngayon diyan sa 4-star hotel din na pinapasukan mo. O kaya sa 5-star hotel naman, try mo itong mag-apply para i-continue mo yung working experience mo. At the same time, kumikita ka pa, di ba? May sahod ka pa. Habang, kasi ang alam ko sa OJT, parang allowance lang yan eh. Pero kung magtatrabaho ka na muna sa housekeeping or room attendant, di ba? Eh madadagdagan yung working experience mo at the same time may sahod ka pa. Di ba? So mostly kasi Ronel nasa agency na ngayon eh, no? Yung mga nagtatrabaho sa mga 5-star hotel. So meron tayong mga sa susunod, magkakaroon tayo ng bisita. Maghanap tayo ng bisita diyan, yung galing sa agency, no? Nagtatrabaho sa para makapagtrabaho kayo sa 5-star hotel. Kasi ako, Ronel, galing ako sa agency din, no? Galing ako sa isang agency, tapos nagtrabaho ako doon sa Dusit, sa 5-star hotel, sa Dusit Hotel, Tani, diyan sa Makati. So, pero yung agency na yon nung pinasukan ko dati, eh, wala na eh. So, ngayon, marami pa rin mga agency na nagde-deploy sa mga different hotels. Ayan. So, yun. Ito, mukhang merong gustong maging 4-0. Ronel, tingnan mo, Ronel. Sir Ronel, gusto ko po sana mag-work as admin or 4-0. Tama-tama, ito yung position mo. Ronel, pero wala pa akong hotel experience. Need ko bang mag-apply sa hotel para po sa working experience para magka-chance sa pagbabarko? Anong masasabi mo rito, Ronel? Di ba, wala ba kayong hiring dyan na admin or 4-0? Okay. Okay, guys, mukhang nawawala na po no si medyo nawala na po si Ronel, no? Pero ayun nga, si Ronel po ay nagtatrabaho po doon sa Seaborn as night auditor. So, yan yung mga nasa parang purser department yan eh. Yung admin, purser. So, kahit na wala ka namang hotel experience dito, kung meron ka namang working experience as admin or purser, pwede mong pag-applyan no, sa barko. Pero ang case naman ni Ronel is
yung pagkakataon kasi yung working opportunity dun sa barko mas mas maganda yung dating eh, no? Maari kayong malipat sa ibang departamento. Pagka nagsawa na kayo doon sa ibang department. Katulad ko kasi, guys, ako galing ako sa F&B, no? Nag-work ako as assistant waiter, tapos naging deck steward. Yung deck steward sa bar department 'yon, no? Nalipat ako doon from waiter to bar department. Tapos ngayon, yung bar ko kasi nagbibigay ng opportunity lagi. So nabigyan naman ako ng chance, no? Wala akong experience sa pagiging bellman. So naging bellman ako. Tapos nagkaroon kami ng cross training. Tapos 'yun, na-promote na as a bell captain. So ganun, mas maganda talaga magsimula ka muna sa mababa, no? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa barko as a galley utility, di ba? Or hotel utility. Basta yung mga utility, i-grab nyo na yung opportunity na yon. Kasi nga, pagka nasa barko na kayo, nandun na yung oportunidad. Magpakitang gilas lang kayo doon, mabibigyan kayo ng chance na makalipat ng ibang departamento. Ayan. Well, again, Ronel, nawala na si Ronel. Yung signal niya ay medyo mahina na. Gusto ko muna magpasalamat sa iyo, Ronel Samonte, no? Gusto ko magpasalamat sa iyo. Ikaw yung naging mentor namin, no, sa gabing ito. And maraming salamat po ulit, guys, no, sa lahat ng mga sumusuporta sa Boys sa Cruise Ship. At sa susunod po ulit, no, na ating episode, maghahanap pa po tayo ng mga other mentors na makatutulong sa inyo para mabigyan kayo ng pagkakataon, no, na makapagtrabaho. So yan, salamat sa iyo, Charlene, Ruh, Bey. Pa-shoutout rin kay BJ bago ako magpaalam. Ayan. Tingnan natin. Sagutin ko lang muna ito, no? Si Mark Egnell, yung susunod po natin na palibring na raffle para sa libreng training ay gaganapin po next month, no? Sa December naman tayo. So malapit na 'yon, guys. Abangan niyo po 'yon. All right? Then magkita tayo sa December 3, nandun po ako, no, sa Mika, Mandaluyong. December 3, kung may pagkakataon kayo, may chance kayong makapunta doon. So, magkita-kita po tayo doon in person. So, at least 2019 kasi yung huli nating meet and greet, eh, no? Hindi na tayo nagkaroon ng other opportunity para magkita-kita. Well, eto guys, kahit pa paano, magkikita tayo sa December 3. Sa Mika, Mandaluyong at 10 a.m. So guys, marami pong salamat at ito po yung huli nating nanalo rin, no? Si Mitch Cornejo. Kinonta ko na po ang Far East at ikokonta ka po nila para sa iyong libreng training. Any training courses po na kukunin nyo sa Far East Maritime Training Center ay libre po, no? So isa lang, isa lang na courses. So yon, libre. And lastly, bago tayo magtapos, binabati ko si Win Sampaga Salanyo, si Andro De Torres Cabaisa, at saka si Chulisel. Yan, pa-shoutout sa inyo. Well guys, good night and see you po ulit sa susunod na episode ng Buhay sa Cruise Ship. Maraming salamat ulit sa iyo, Ronel Samonte, no, na nagbigay sa atin ng payo, advice sa kanyang karanasan sa kanyang pagbabarko sa Seabourn. Singa po 'yon, Singa ang agency, matatagpuan po 'yan sa Makati. Maraming salamat po and God bless to everyone. Alps Atendido. Yan, humabol. Bye-bye po guys. Good